Magandang araw muli sa inyo. So, eto na po. Eto na po yung huling topic para sa ating quarter na ito. So, masayang-masaya po tayong lahat. At nakarating na po tayo sa week 7 to 9. Hayan po, di ba? Congratulations sa inyong lahat. Ayan, isa pa. So, di ba? Nakalain niyo yung mga panahon ay kay bilis at kayo ay natuto ng natuto, di ba? Sa sarili niyong paraan. Ayan. So, napakahusay para sa akin ng mga kabataan ngayon dahil mas mabilis nilang natutugunan ang mga pagpagpagong hinaharap nila. Kahit pa man ganito ang panahon, nagawa pa rin nilang pag-aralan at paghusayin ang kanilang mga sarili. So, yakapin natin itong pagkakataon na ito para mas lalo pa tayong matuto. Hindi po yung nakaupo lang po tayo, naghihintay sa mga bagay na babagsak na lamang sa ating harapan. Dapat tayong matuto na hinahanap din natin ang ating ikabubuhay sa magitan din ng pakdang panahon. Pero sa ngayon, dapat tayo ay mag-aral na mabuti. Tama? Tama. So, umpisa na natin ang huling topic para sa quarter na ito para sa entrepreneurship ay develop a brand. Develop a brand. Ayan. So, pag-brand. Ayan. So, may brand ka ba? O, di ba? Pwede nating sabihin ano ba mga pangalan niyo. We have Shalimar. O, di ba? Ang gandang pangalan. O, di ba? Kakaiba. Shalimar Brun. O kaya pwedeng Aaron Brun. Chester Brun. O, di ba? Meron tayong Eloisa Brun. John Brun. O, di ba? Marian Brun. O, di ba? Yung mga yun, pangalan ninyo, magiging brand later on. Di ba? O, napakaganda ng mga pangalan ninyo. Bagay na lagay ng bigyan ng brand. O, yan. The brand name. Di ba? So, pangalan later on ng produkto yan. No? Ayan. So, di ba? Ready ba kayo sa ganung mga bagay? Di ba? Ayan. So, maging masaya kayo. Tama? Tama. So, magtatayo kayo later on ng company ninyo. Yun ang magiging brand name ninyo. O, nandun. Di ba? O, minsan kasi yung mga companies, yun na rin yung nagbugiging mukha nung produkto. Di ba? Mukha talaga, no? So, umpisa natin kung ano ba ang pagkaintindi natin sa brand. Ayan. Now, brand is seen as one of the company's most valuable assets. Oh, brand. Oh, di ba? Valuable assets, no? Intangible assets. Ibig sabihin ng intangible, hindi na hawakan, pero assets siya. Oh, di ba? Intangible, valuable asset. It represents the face of the company. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, ito yung mukha na iharap ng kumpanya sa mga customer, sa mga tao, sa social environments. Oh, di ba? The recognizable logo is slogan or the mark that the public associates with the company. Oh, di ba? Yan yung sinasabi natin na nakita pa lang nila, oh, ito, alam ko na kung anong produkto yan, anong kumpanya nag-create yan. Oh, di ba? Mga aso sa paligid, no? Pasensya na kayo doon. Nasa zoo kasi ako. Actually, hindi lang aso yung naririnig nyo. Ang dami kong alaga dito. Ayan, di ba? So, pasensya na kayo. So, tuloy natin. In fact, the company is often referred to by its brand and they become one and the same. Ah, di ba? The company's brand carries within a monetary value in the stock market. Ah. So, monetary value, ibig sabihin, meron siyang halaga sa pera. Pag linagay na mo sa stock market, so, mas malawak na pagkaintindi na ito ng business pag kinag-uusapan na natin ang stock market. Meron kasi tayong tinatawang Philippine Stock Exchange. Ayan. Doon nila na nakikita yung paggalaw, yung halaga ng kumpanya mo. Di ba? Magkano kaya ang per stocks? Ayan. Kasi binibili nila yung share mo sa company. So, nakikita nila yung halaga mo. No? Hindi lahat ng corporation ay magkakapareho ang halaga. Ayan. So,
may mga kumpanya na binabantayan yung galaw ng stocks nila. Kung ito ba yung nagmamahal or nagmumura. Medyo iba pa yata yung pagka-biskas ko ng biskas, bigkas. Ayan. So, walang yung nabubulan. Tuloy natin na po. At a good brand. Tuloy natin doon. Company's brand carries with it the monetary value in the stock market if the company is public. This affects stockholders' value at rises and fails. Falls pala. For this reason, it's important to uphold the integrity of the brand. Ayan. So, pakaingatan ninyo ang inyong brand. Ayan. So, a good brand not just entice customers to try the product but makes them loyal to it. Ayan. Diba yung mga, halimbawa, yung Apple na cellphone. Pag nakita na natin yung logo niya, o alam na natin na yun ay Apple na cellphone, na ang quality nun ay maganda at ang halaga nun ay mahal. Kasi, di ba? Mahal naman talaga, di ba? Ngunit, satisfy ka sa operation system nito. O, yung OS niya, di ba? So, for these reasons, it is important to uphold the integrity of the brand. A good brand not just entice customer to try the product but makes them loyal to it. When a company decides to settle on a brand to be its public image, it must first determine its brand identity or how it wants to be viewed. For example, a company logo often incorporates the message. Ayan. So, a slogan or product that company offers, the company usually consults a design firm or design team to come up with ideas for the visual aspects of a brand, such as the logo or symbol. So, a successful brand accurately portrays the message or feeling the company is trying to get across the results in the brand awareness or the recognitions of brand existence and what it offers. On the other hand, an ineffective brand often results from miscommunication. Ayan na ba? So, ganyan po natin gagawin ang ating mga brand. So, bagay mansin yun yung Ferrari. Lamborghini. Yung sa atin is saraw. Kabayo din naman, di ba? So, makikita ninyo yung connection ng mga hayop na yon sa sasakyan na yon, di ba? Ayan. So, halimbawa, kabayo, horsepower, di ba? Mabilis sumakbo. Lamborghini is para siyang ox ba yon? I'm not sure about that. So, parang ganon. So, mabibilis, malalakas. Ibig sabihin nun, no? Malalakas ang kanilang makina. So, yun yung mga ano, no? O, itong Apple, bakit kaya may kagat siya, ha? Diba? O, yan ang tingnan ninyo ang dahilan kung bakit. Ano po? No? So, mas maganda kung iiwan ko sa inyo kung bakit may kagat ang Apple na yan. Pwede namang buo, bakit may kagat, di ba? O, saka bakit may dahon na nag-iisa? O, yan, no? Tingnan nyo mabuti. Ano kayang kino-communicate sa atin ng logo na yan? Ayan, so may Coca-Cola, na example din dito. Coca-Cola is the known, very known logo in the world. Ayan, so pag nakita niya yan, alam na natin na soft drinks yan. Kahit saan pa, di ba? Next is the Johnson. Oh, so, ito ay mga ginagamit para sa skincare, para sa mga babies, di ba? Yung mga yan. So, IBM, oh, International Business Management. So, ito ay isang nasa product line ng pag-manufacture ng mga computers. Ayan. So, let's develop our own brand name. So, para sa activity 1, choose the most appropriate answer for the box. Write your answer on the space provided. Give the brand name of the product or service. Answer should not be repeated. Ayan. So, shoes. Oh, hanap nga kayo. Shoes. Anong produkto yung makikita ninyo dito na katulad ng shoes? Oh, ito na. Yung shoes natin is Lazada, tama ba? Lazada. So, mali. So, meron tayo dito
Nike, di ba? Sapatos yan. Ayan. So, sa bag naman, meron tayong Louis Vuitton. So, nasagot na natin. So, tingnan na lang natin later. Ano po? Ayan. So, meron 15 na pipilian. Lalagyan nyo po yan. O, di ba? Nakikita nyo na agad. Ko, halimbawa yung mga yan. So, ano yung mga yan? So, yan yung mga brand nila. Pangalan ng mga produkto. Okay, next is true or false. Write X if the statement is correct and Y if it's wrong. And customer use brands as a way of identify preferred products. Ayan. So, true or false, masasagot nyo na. Alam ko naman kayang-kaya nyo yan. Ito. Choose one of the that describes you most. Come up with the explanation. An explanation of why you choose that as a brand that describes you. Okay. The hacker, the hustler, the designer. Okay. Ayan na. So, mamimili daw kayo kung ano ang mas nag-describe sa inyo. Diyan. Sa hacker, builds things, comes up with unexpected solutions to the problems, will bend to the rules if it is valuable to do so. The hustler, sells things, enjoys premonitions, debates, and public speaking, then excels at coming up with arguments. Then the designer designs things, show empathy towards customers' experience, is highly resilient, and open to other ideas. So, anong gagawin natin dyan? Pagkapili natin? The explanation of that list, 50 words. Oh, meron siyang bilang ha. So, tandaan natin, 50 words o higit pa should include evidence. Oh, ebidensya ha. So, ano kayang connection naman nito, sir, sa personal brand, sa branding? Oh, so, ibinabrand nyo muna yung sarili ninyo. Oh, bago kayo, dapat maintindihan nyo muna kung anong brand kayo. Ayan. What is the one thing you have done in the past to support your assertion that you are an effective hacker, hustler, or designer? So, goals. What goals do you have in mind which prompted you to choose that personal brand? What affects your goals? Family ba? Career ba? Peer groups? Or friends? Or environment? Or sexuality? Right. So, anong goals mo? Mm-hmm. So, meron tayong rubrics dito. So, yan. May points po yan. Tingnan po natin mabuti. Lahat po ng activities na may rubrics ay tinitingnan po natin ang rubrics ha. Pag-aaralan po natin. Then, develop na tayo branding. Create an eco-friendly, fictitious brand for your product considering this characteristic of brand name. Brand name. Unique, kakaiba, extendable. Fictitious. Totoo, hindi. Fictitious, hindi po. Extendable, easy to remember, can describe the benefits of product or service, can be converted to other dialect or language in case the entrepreneur expands to other territories, can describe our product categories, can describe concrete qualities, positive and inspiring. Guide questions are found in column 1 of the rubric. Okay. Column 1. So, dito na sa rubric, titingnan natin. Did you use effectively name your brand? Did you provide the rationale or reason for this identity for your business? O siya ha, yan yung mga question na nandito sa rubrics. What does your brand represent? Ayan. Then, is there creativity involved in the creation of the brand or logo? Ayan. Then, provide details of the target market. Must give 5 details of your target market. Identify your location and reason why you selected this location. Then, celebrity or athlete. Mm-hmm. Ayan po ha. So, that is activity. Naulit yata. 4. So, activity 5 would be picture this, 5 years from now. O ito yung mga karaniwang tanong sa mga sa mga interview. 5 years from now or even sa inyong sarili. Tanungin nyo sa sarili nyo. 5 years from now ba is makagraduate na ako sa college? Ano ako 5 years from now? O di ba? Your brand is in exercise or it is the most front page news for achieving greatness. What does the headline say?
have you cured a problem? Ayan. So, halimbawa, pandemic, gumawa kayo ng bakuna, o di na solve niya yung ano, problema. So, yung ibang product ninyong gagawin, meron siyang sinosolve na problema. So, yun ha, entrepreneurship. Have your brand grown to be the biggest? Have your brand changed the way people do something? What does a success look like? Direction? In the activity, you can select one among the options for your performance-based output. Please take extra measures in using things or materials that might cause harm. You can choose to post your output online or submit the hard copy. Draw a poster about the front page news of your brand. Ayan. So, may mga pwede kayong gawin. Make an infographics, okay, about the front page of your brand. Create a business vicinity map reflected potential market in one's location and brand new created. Then, write a jingle or advertisement or logo of your brand. Then, write an essay or article that best describe your brand. So, this is your rubrics for that activity. 5. So, pipiling lang naman kayo ng isa. So, hindi naman lahat. Ano po? Ayan. So, sana naintindihan nyo yan. At pagkatapos nyo yan, ay sasagot ng kanyang reflection. So, yan po natatapos ang ating first quarter para sa entrepreneurship. At kinabati ko kayong lahat. So, sana makapag-submit kayo sa tamang oras. Tama ba? Aya ba? Tama! So, dapat tamang oras. Ayan po ah. So, paano natin? So, magiging mahusay kayong tagapag-manage ng inyong sariling oras. So, hanggang sa susunod at maligayang araw sa inyong lahat. Maaga pang bumati para sa ano, no? Pero alam nyo na yun. So, I hope to see you soon. Maybe next year. Ayan. So, dasal-dasal lang. Manalangin lang. Mamimiss ko na kayong lahat. Mamimiss nyo na rin sana rin ako. So, hanggang dito na lang. Paalam.